go through this drill, it'll look target. Like you're almost jogging, but you're just walking and you're... So it's just increasing that speed. Hi, sa lahat ng mga kabarilan ko dito sa aking shooting channel, i-react natin itong bilateral training exercise between Japan and the United States, kung saan makikita natin ang kanilang marksmanship training gamit ang Type 89 Hoa rifle ng Japan at yung samutsaring mga armas ng United States Marine Corps. Primarily yung M4 carbine rifle. Panoorin natin dahil ang pinaka-trainers dito ay ang US Marine Corps. Doon sa kanilang mga counterparts na mula sa Japan Ground Self-Defense Force. Tingnan natin. Ay, bala! So, makikita ninyo, ang bala na ginagamit nila dito ay yung 5.56x45mm SS-109. Ang Type 89 rifle ay parehas ang bala sa ginagamit ng Amerikano. So meron din silang kasunduan, standardization agreement. Yung lahat ng NATO member countries ay dapat pwedeng maghiraman ng bala kahit na anong klase yung baril gamit mo, maghiraman kayo ng bala. Ganyan ang mga ally, interoperable. So, tara din bala nila pare-parehas yan. Di mo may imagine na nag-train together ang Japanese at mga Americans. Grabe ang away nila na noong sa Pacific Theater, World War II. No? Si MacArthur, yung nag-island hopping siya, sumula sa Australia, papunta sa Guadalcanal, Papua New Guinea, hanggang nakarating sila dito sa Saipan. Grabe ang patayan nilang dalawa. Natapos yan doon mismo sa sinking of the Yamato and later on doon sa Iwo Jima. Grabe ang patayan nila noong araw. Ngayon, friends sila. After ng sumuko noong 1945, friends na sila at may continued presence ang mga Amerikano sa Japan. Kasi counterweight nila yan laban sa kanilang perceived threat. Alam nyo na kung ano yun. Okay. Reload ng bala. So nakita nyo. Gamit nila, no? Complete gear kapag mag-marksmanship training. Suot lahat. Kung ano yung dala mo during combat, yun ang dala mo na gamit during training, ha? May PPEs kumpleto. So may optics silang ginagamit, oh, ito yung Hoa. Napansin ko lahat sila nakagamit ng optics. Ayun na lang iron sights, mayaman kasi itong Japan eh. Isa sa pinakamalaking economies around the world. So lahat sila naka-optics. Red dot sight yan, pag ganyan, more or less. So nag-zeroing sila dito. So ito, I understand, ang Hoa ay gas piston. So yung gamit nila na pistol is yung SIG P220, caliber 45. Okay, so, tingnan natin. Nakita ko. Ano siyang kulab ito? Tok! Nilalabas niya. Ha? O, kung ako yung instructor ops, follow through. Ganun yun. Anyway, hindi pa to sila talagang mga bihasa, no? Kaya nagtitraining sila. Nga? Binibitawan ng trigger? Tingnan nyo. Binibitawan ng trigger pag ginaganon niya. No. Tok! Release mo.
Na, so hindi pwede yung bitawan mo na ganun kasi it will cause error. Trigger error yan. But they are training and maybe after a while they will become more proficient in handling weapons. So nakita niyo paputo. Bugum! Lingon ganyan. Ha? Situational awareness yun. Dapat titingnan mo sa gilid mo. Maya-maya may kalaban bigla. So yan. Bugum! Titingin ka dyan pagtapos ka na nag-fire. Uh-huh. Yan. Okay. Maliliit yung target na ginagamit nila. Yung papel. Maliliit. Sabi niya, pagbunot niya. Dapat pagbunot mo, direkta ganon. Parang nagpipindot ka ng, pagpipindot tayo ng doorbell, diretso ganon. Hindi yung, tok, ito. Ah, ito si Toto. si Toto, hari kumutu. Tingnan mo yung type ng holster ginagamit nila, no? Combat holster, drop leg, low carry kung tawagin. Uh-huh. Good. Kompleto sila, ha? Mm. Merong laser designator, ha? I noticed that they are not really proficient in pistols. Kita ko yung isang thumb niya nakaganon, ang isa nakaganon. More practice, man. But this is a good training. Kita mo, primary weapon, pag sinasabi mong primary weapon, rifle, puk-puk, down. So, ito, quick fire ang training nila. This is quick fire. Tapos, kunwari, naubusan ka ng bala, wala ka ng bala, so you will use your secondary weapon, pistol. So, draw your pistol. It's very important kung nasa close quarter combat. Pag magluko yung ano, meron kang secondary weapon. Pero sasabihan mo yung kabady mo na wala kang bala. O kaya nagluko. This is a great training. Yes. Sato, very nice. Oh, yeah. Very capable. Tawag ito, coaching and mentoring. So the Americans are coaching and mentoring their counterparts. Ito ay parte ito sa malakihan na exercise. Meron silang malakihan na exercise at yung engagement nila through soldier to soldier engagement through training ay parte yan sa to establish good relations and also to achieve interoperability ng forces. They will use the same ammo, they will use the same tactics, and yung mga platforms na ginagamit nila sa isa, amphibious operations, eh, alam ng Amerikano, anong ginagamit ng isa, anong mga frequencies. Ganon kapag bilateral exercise. So, just the same yung ginagawa pag meron mga bisita ng mga Amerikano sa balikatan exercise. Ganon din ang ginagawa. And we are looking at joint training exercises as an opportunity to develop our capability to participate in a larger effort preparation for external defense. Yan kasi nagbi-build tayo ng capability. Yun ang ginagawa din nila after World War II ay nagkaroon ng pacifist constitution, kaya ang pangalan ng pwersa nila dati Imperial Japanese Army, Imperial Japanese Navy. Ngayon, Japanese Ground Self-Defense Force. Self-defense lang, they are not supposed to participate in an offensive operations, but I think there are calls to change their pacifist constitution para maging ano sila, mas maging magkaroon sila ng flexibility to develop their capabilities, no? Kasi may mga tensions diyan
border nila with China. Yung kanilang dagat diyan ay meron silang contested areas, no? Meron yung Shinkaku Islands na contested nila. So meron silang mga preparations, they conduct training like this, and kasama yan sa messaging that they are one against a common enemy. Ganun yan. So yan yung pag mag-combat marksmanship, ganito yun. Ha? Move while shooting. Quick fire ang tawag yan. O, ten mo, patagilid. Transition. So panoorin nyo yung kagaya ng mga R4 na naka-issue sa atin, yung paano i-kabit yung sling for this purpose. Yan, yan. So kapag mag-training tayo, shoot with slings. Kasi kung hindi ka marunong mag-shoot ng slings, walang silbi yung sling mo. And that can be used also to stabilize your weapon. Okay? Paano mo siya hawakan? Pag up, ganan. Pag up, ma-point mo siya naturally papunta doon sa target using the slings. Kung bubunot ka ng pang yung secondary weapon, bitawan mo lang, mas baba, di ba? Then bubunot ka ngayon ng secondary weapon. So ito yan. Good training. So nagmo-move siya. Low ready ang tawag yan. Up! Pugpug! Saka ka mag-unsafe, tira ka agad. Quick fire ang tawag yan. So kita mo, nagmo-move siya sideways, no? Pag magpuputok siya, parang turret lang upper body. Doon mo iputok. Pero dire-diretso yung movement mo. And that is an important skill during close quarter combat. Kita mo yung Barilla Type 89, yung magazine niya, just like any M16 rifle magazine. Sa taon na to, 2021, I have reckoned that they will be issued a new rifle, the Type 20 Hoa. Mas compact yun dito. Pwede rin ang SS-109. Nakita ko, may mga rail system na siya, no? Parang sa M4 din ng Amerikano. Hindi ko lang alam kung i-phase out na nila yan, but still useful, no? Pwede na, ibigay na lang sa atin, no? Hoa. Pero very strict yung kanilang batas. Bawal sa kanila yung, in fact, magbenta ng kanilang mga baril. Yung kanilang hardware, no? May policy sila sa hardware, yung pag-export, they could not sell it abroad. Pero nagbebenta sila ng submarine, diesel submarine. They're selling. Depends siguro, no? Pukpuk. Tingnan mo, binibitawan ng trigger. Do not let go of the trigger, man. Ito mo? So, you shoot while moving. Sideways, ganun yan. Parang turret. So, it's difficult, especially if, say, you're right-handed and you're shooting this way. So you have to train it, train yourself in both directions. Mm-hmm. Kasi parang nag-move ka papunta doon, tapos ang target mo andyan, gaganon ka. So kung mag-move ka papunta doon, target mo andyan, gaganon ka. So yan ang tinitraining. Ang iba sa kanila, madaya eh. Pag engage, pat! Umaharap na sila ganun. No, yan. Dapat dire-diretso yung movement mo. Okay? Good. This is a good training. We should do this in the Philippines. Meron na tayong secondary weapon natin. So we can train our soldiers na ganito. Yeah, that's good. Good. So, nakita niyo ang bilateral training exercise ng Amerikano at ng mga Hapon. Nagpapakita yan ng kanilang improved relations. May continued presence yung mga Americans dyan sa Japan, and yung kanilang mga exercises ay nangyayari yan halos every year. Meron silang Indo-Pacific Command, USARPAC. Sumasali dito, around 9,000 soldiers ay sumasali sa training. And
all forces sa Japan, all around Japan, sa teritoryo nila ay nagpa-participate sa ganitong training. And nakikita natin na dito i-level up yung capabilities ng isang armed forces na para maging near peer siya doon sa kaniyang kabady o yung sa kaniyang alay. Umabot na ng 60 years ang alliance ng US at ng Japan, at nakikita naman natin yung mga challenges South China Sea, na kung saan ay ang Amerikano at ang China ay mayroong nagirian, mayroong freedom of navigation patrols ang Americans, at doon sa northern part ng lugar ay andun naman yung mga Japanese self-defense forces na mayroon din silang girian. Banggaan sila ng mga ano doon, banggaan sila ng mga white ships, no? Ng Coast Guard against doon sa mga mangingisda ko, no? So, yan. Kita natin. Good training. Makakopya tayo sa ganito ng mga training exercise. We can also do this. And in fact, during sa mga balikatan, makikita nyo rin sa mga training videos na pinapalabas ng mga American counterparts natin. Good training. Go, go, go. Power!